Minsan, ilang beses na natin ginawa to ni Minsan, hindi ako pumalpak. Pinakamalala na nangyari sa akin nung nagalusan ang braso ko. Ate, piliin mo na lang yung mabagal na umandar. Ay, ayun. Yung kotseng yun mukhang mayaman ang may-ari. Ayan ha. Yung pag-iyak mo, galingan mo, yung pag-arte mo. Nay! Miss? Nay! Naku, Nay! Miss, sorry ha. Pinatay mo ang nanay ko! Nay! Pinanay mo naman kasi pabigla-bigla tumatawid eh! Pinatay mo ang nanay ko! Miss? Nay! Naku, mabuti pa. Nay! Nay! Pinatay mo ang nanay ko! Miss, baka nasakta kayo, baka nabali yung katawan ninyo. Mabuti pa dahil ko susunta. Papag-uusapan naman natin ito. Bayaran mo na lang. Hindi, mabuti. 500 lang. 400. Sige, uling tawad. Para sigurado. Tsaka na tayo mag-usap. Dadali mo muna kayo sa ospital. 300 na lang. Sa ospital muna tayo pumunta. Dahil baka may nabali yung sa inyo. Hindi, okay. Kaya mo din kung siyensya ko. Sige lang, sumakay na ako kayo. Mamaya natin pag-usapan kung 300, kung 200, kung magkano man. Sigurado ka bang okay ka na? Kasi, alam mo, yung kondisyon mo, dapat nasa ospital ka pa dahil yung mga doktor, mag-aano pa sila ng mga maraming tests para dyan sa kalagayan mo. Hindi. Alam mo, kung may masama naman akong mararamdaman, hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa'yo. Kasi ikaw rin naman ang nagastos sa lahat. Kaya lang, okay na talaga ako. Tsaka masaya na kami ni Buboy sa perang binigay mo sa amin. Natin dito. Akala ko nagugutom kayo, kaya nasa restaurant tayo. Oo, pero hindi ba nakakaya yung suit namin ni Buboy? Tingnan mo. Okay lang yan, ako bahala. Let's go. Hindi, sige, okay na. Kamain na kayo. Kain na kayo. Sige na. Excuse me, Mr. Tuasa. Edward? Paris? Aren't you supposed to be in the meeting tonight? Well, something happened eh. Sino yung mga yan? I'll just explain to you later. Edward, bigyan mo naman ng kahihiyan ng sarili mo. Ano na lang iisipin sa sabihin ng mga taong nakakita sa inyo, ha? Sandali lang, ha? Pwede pa mag-usap muna tayo. Wait. Uy, mukhang galit yata yung babae, ha? Siguro, girlfriend din ni Edward. Ang sumit! Huwag kang maingay, baka marinig ka. Napakasosyal naman pala ng meeting place niyo sa mamahaling restaurant pa. Kailan siya magsisimula? Clarice pa, di ba? Ako nga pala si Clarice, ang girlfriend ni Edward. At kung mamamasukan ka bilang muchacha niya,
Gusto kong malaman mo na amo mo rin ako. Gusto mo pala akong kunin katulong sa bahay niyo? Ah, hindi. Pasensya ka na. Wala kasi akong masabi. Ayoko ng gulo. Kaya, kesa naman sa ikwento ko yung buong story ako na nangyari sa atin, eh. Ahaba lang usapan, eh. Kaya yun, wala akong nasabi. Pasensya ka na, hindi naman totoo, eh. Eh, bakit nga ba hindi mo nalang kunin na katulong si ate? Ate? Ah, eh kasi ayokong tinatawag ng nanay ako dahil tumatanda ako, eh. Ang ganda naman ang bahay mo. Para pa pelikula. Salamat. Ah, mamaya ituturo ko sa iyo kung saan ang kwarto ninyo. Nag-iisa ka lang ba dito? Hmm. Ba't hindi ka pa mag-asawa? Eh, siguro hindi mo mahal yung Clarice na yun, oh. Ano ka ba? Edward, pasensya ka na kay Buboy. Ah. Makulit talaga yan, eh. Okay lang. Ate, swerte naman natin. Nakatira tayo sa magarang bahay. Paano? Ang galing kasi nating umarte. Hindi mo kaya ako nang na kaya ako ngayon? Kung alam ko lang na magiging ganyan kakakulit, sana hindi na lang tayo ng phone. Ako naman. Tutusin, malas ka pa nga eh. Dahil ako lang ang nakaampun sa'yo. Hindi kita mabigyan ng magandang buhay. Kasalanan ko ba kung ako ang unang nakakita sa'yo na umiiyak at naglalakad sa may tambakan ng basura? Pero, kahit naman siguro sino makakita sa'yo nun, aampunin ka. Dahil nakakaawa ang itsura mo. Butot balat ka. Pero, kung mayaman siguro nakapulot sa'yo nun, ang ganda ng buhay mo ngayon. Hindi ka sana naghihirap. Ate, okay lang naman sa akin na naghihirap ako. Basta, alam ko, may nagmamahal sa akin. Sino? Eh di ikaw. Sigurado ka? Ganon? Hindi mo ako maan? Hindi! Hindi! Ay, hindi! Ate! 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 Ah, di ka kapagating kita pa. Ako yung kinikini pa. Ah! Masarap yan, ah. Tingnan lang natin. Sabi ko lang sa'yo, eh. Masarap talaga magluto ng ate ko. Naniwala ka naman. Eh, binibiro ka lang ni Edward. Masarap talaga. Kain na tayo. Anong gusto mo? Paano mo niluto to? Si Chef. Ba't siniswerte kayo? Kaisa, join us. Ginaganahan kumain sa itsura ng mga yan. Hoy kayo, huwag kayong sasabay sa pagkain ng amo nyo. Sumasobra na kayo, ah. Eh, inimbita lang naman kami ni Edward, eh. Ayoko kasing kumain nag-iisa, eh. Anong tawag mo sa kanya? Edward.
Ang lakas naman ang loob mo. Edward ang tawag mo sa amo mo. Simula ngayon, sana ang tatawag niyo sa kanya. Kumuha ka ng plato. Masarap yung niluto na. Magpakabusog kayo mabuti. Dahil ito na ang huling pagkakataon nyo na makasabay kami dalawa. Sa susunod, sa kusina na kayo lumamon, ha? Ito na nga pala yung lumang uniforme ng maid ko. Ipipigay ka lang luma pa. Sana bumili ka ng bago. Edward, kahit luma yan, sigurado akong mas maganda yan sa mga damit ng bulok, ano? Sa weekend ko na lang siya bibili ng bago. Sige na, naman na. Kumain ka na. Masyado mainit ang ulo mo. Siguro kay Clarice, nakita ko lang sa may labahan eh. Uy! Baka magalit yun, ha? Di naman siguro, no? Lalaban ko naman mamaya eh. Okay ba? Ha? Okay na okay, pero ate! Sigurado ako, pag nakita ka ng Edward, mai-in-love yun sa'yo. Oh, hindi. Tulog na tulog yun. Hindi ako makikita. Tara, swimming tayo. Malamig ba yung tubig? Malamig! Oh, ay, kuwin mo. Huh? Malamig. Malamig na. Ikaw. Ikaw ay mag-swimming? Ay, gusto ko, ate. Sarap. Gusto ko, ate. Iyay, malamig. Namig. Bilis, bilis pag-tongs. Kaya pag-tongs. Doon naman. Kaya naman. Tapos ka na ang shirt mo. Eh, ate, ayoko. Sige, doon. Sige, doon. Ate, malalim po. Magaling naman ako mag-swimming. Kaya, Edward! Oh, Buboy. Gising ka pa? Oo, kasi kanina pa kayo tayo nihintay eh. Bakit? Wala. Eh, ito yung kinanda ko sandwich para sa'yo, oh. Wow, thank you. Kuya Edward, masakit ba ang katawan mo? Medyo. Alam mo, may gamot ako dyan. Talaga? Oo, sandali lang. Edward, ano bang masakit sa katawan mo? Yung likod ko, tsaka yung bato ko. Siguro ang kailangan dyan yung masarap na masahe. Di ba? Pwede. Mamasahihin ka lang ni ate. Talaga, Estring? Hindi ba nakakaya sa'yo? Ate, masahihin mo na. Hindi, okay, okay lang. Sige. Okay lang? Pakita mo na magaling ka sa pagmamasahe. Sige, maghahanda rin kita ng sandwich. Sandali lang. Saan ba masakit? Diyan. Isin, huwag nilang nakakaya eh. Buti pa! Maupo ka dyan. Mag-usap natin. Ano pag-usapan natin? Wala naman kasi
magkasama tayo dito sa bahay, hindi pa nating lubos na nakikilala ang isa't isa. Ikaw, wala ka pang alam sa akin, pero ako marami na. Nasa States na pala yung mga magulang mo, tsaka yung negosyo, pinapatakbo mo ngayon, binigay na pala nila sa'yo. Kasi nakausap ko yung mga kapitbahay mo eh. Tsaka, matagal na pala kayo ni Clarice. Chismosa ko, no? Medyo. Sinabi na rin pa ng mga kapitbahay ko na madalas kami mag-away. Alam mo, may mga babae talagang ganyan. Noon dati natuto na rin ako. Dapat tanggapin mo na iba ang babae at iba ang lalaki. Dahil mas lalo kang naghahanap, mas lalo kang nabibigo. Eh kaya nga tayong ginawa magkakaiba eh, para may matutunan tayo sa isa't isa, di ba? Alam mo, hindi ka lang pala maganda. Matalino ka rin pala. Ako, eh napakasimple ko ng tao eh. Naiinggit nga ako sa mga katulad ni Clarice. Sosyal na sosyal. Alam mo, hindi ka dapat maiinggit sa mga babaeng kamukha ni Clarice. Kasi alam mo, buong buhay ko, puros ganyang klaseng babae na kakasama ko. Alam mo, habang tumatagal, parang nabababawan na ako sa kanila eh. Puro forma lang. Pero, pakakasalan mo pa rin siya. Dati. Pero, ewan ko ba, parang nagdadalawang isip ako eh. Kasi parang gusto ko yung totoong tao. Hindi puro boys lang. Bilisan nyo nga dyan! Babagal-bagal kayo, mamaya dyan mabuta kay ni Edward! Mabuti nga ako yun na makapagpaalam kami ng maayos. Hindi na kinakailangan. Siya mismo ang nagsabi sa akin na umalis na kayo. At ang isa pa, ayaw niya sa lahat ng mga tao magnanakaw. Hindi ka magnanakaw! Sinabi ko ba yun? Ha? Hindi siya nakakasiguro sa inyo. Ni hindi niya alam ang pinanggalingan yung mag-ina. Aminin na natin. Ngayon lang kayo nakatikim ng ganitong klaseng buhay. Baka makagawa pa kayo ng masama. Hinuhusgahan niyo kami agad. Pakisabi na lang sa kanya maraming salamat. Sa akin pupunta? Pinalis ko sila. Bakit? Hindi mo alam. Nakita ko sila nagnanakaw sa kwarto ko. Hindi totoo yan. Nakita ko yung batang yan. Ibubulsa na sana itong paborito mong relo. Magnanakaw! Sinungaling! Sinungaling! Huwag na huwag mo ko sasabihang sinungaling, ha? Kahit mahirap lang kami, hindi kami masalamang tao. Hindi kami magnanakaw. Boy! Ano, hindi mo ba sila papaalisin? Teka muna, Clarice. Magkalinawan nga muna tayo. Ano naman ba ito, ha? Nagdidesisyon ka na naman hindi ko nalalaman. Eh, ninakawang ka na nga eh. Gusto mo paalam ko pa sa'yo na paalisin sila, ha? Natural, dapat malaman ko eh. Pamamahay ko to eh. Dapat malaman ko talagang ninakawan nga ako o hindi. Malaman ko kung sino nagsisinwalay, kung sino nagsasabi ng totoo. At wala kang karapatang magdesisyon para sa akin dahil pamamahay ko to. Tandaan mo yan. Don't shout at me. Eh, punong-puro na ako sa'yo eh. Lahat na lang pinakikialaman mo. Ilang maid ko na ba ang pinalayas mo, ha? Buti sana kung ngayon lang eh, lahat ng maid ko. Ganyan ang ginawa mo. At anong rason mo? Ha? Lahat, ninakawan ako. Ni hindi ko man lang alam kung totoo nga sinasabi mo o hindi. At buti sana kung mga maid ko lang eh, okay lang. Pati mga kaibigan ko. Lahat, sinisiraan mo sila sa akin. Si Alfred, si Rina, si Stella, lahat. Ewan ko ba, katangahan ko talaga eh, naniniwala ako sa'yo. Alam ba kung ano nalaman ko today, ha? Just today, si Stella nakausap ko. Alam mo sinabi niya sa akin? Ha? Lahat ng mga sinasabi mo, walang katotohanan, puro kasinungalingan. Alam mo, hindi ko maintindihan, Grace, bakit eh? Bakit? Why are you doing this to me, ha? Lahat yung mga taong malapit sa akin, lahat ng taong minamahal ko, pilit mong inilalayo. Dahil ayoko mawala ka sa akin. Edward, I don't want to lose you. Dahil natatakot ako baka pagpalit mo ko sa iba. My God, Clarice. Wala ka ba natitirang tiwala sa sarili mo? Pati mga maids pinagsisalawasan mo?
Dahil baka agawin ka nila sa akin. Alam mo, tama ka. Sa ugali mong yan, I'd rather get married to a maid. Siyempre. Natutuwa ako dahil lalas siya sa buhay ko. Tanggalin ko na muna yung shirt mo. Masambasa ka na ng pawis. Boy, alam mo naman na mahal kita. Iba yung pagmamahal ko kay Edward sa pagmamahal ko sa'yo. Hindi naman yun ang usapan natin, ha? Ang usapan natin, lulukuhin mo lang siya. Wala naman sa usapan natin na mahal mo siya. Oh, boy. Kagaya nung aksidente, hindi ka naman talaga totoo na bangga niya. Niloko lang natin siya dahil kailangan natin ng pera. Hindi mo siya dapat mahalin. Alam na dapat mo mahalin. Paano na ako? Ano na ako ngayon?
na siya. Naglayas. Magkano kailangan mo? Ha? Magkano yung pag-ibig mo? Hindi kita maintindihan. Magkano yung pagpapanggap mo? Edward, hindi ko talaga anak si Puboy. Ano? Inampon ko lang siya. Mga isa't kalahating taon pa lang siya noon. Nakita ko siyang pag-aala-gaala, iyak nang iyak. Naawa ko kaya inampon ko siya at inalagaan. Yung narinig mo na usapan namin noon, totoo yun. Yun ang paraan namin para kumita ng pera. Magkukunwaring nasagasaan, nabundol, at pagkatapos hihingi ng pera. Kagaya nung ginawa namin sa'yo. Pasensya ka na. Naging biktima ka namin. Pero alam ng Diyos, Edward, na totoo yung pagmamahal na inuukol ko sa'yo. Walang pagpapanggap. Minahal talaga kita ng gusto. Yun ang hindi matanggap ni Buboy. Seloso kasi yun eh. Laki ng kasalanan ko sa kanya. Maling-mali yung ginawa kong pagpapalaki sa kanya. Mali ang itinuro ko. Mali lahat. Mali ang buhay niya. Hindi ako nararapat na tumayong magulang niya. Masakit man sa akin habang buhay na kami magkakalayo. Bakit mo naman sa akin? Dadalhin ko siya sa bahay ampunan. Doon may mag-aalaga sa kanya. May gagabay sa kanya at magtuturo sa tamang landas. Yung pwedeng tumayong magulang niya. Hindi kagaya ko. Paano tayo? Nagkasakita na tayo noon, Edward. Huwag na nating hayaan na magkasakitan pa tayo na masigit doon. Ang alamang bagay na nagsimula sa mali, mahirap nang itama. Kagaya ng pagmamahalan natin, iwasan na natin yun. Edward, maraming salamat sa mga masasayang araw na pinagsamahan natin. Kahit anong mangyari, yun pa rin ang ituturing kong pinakamaligayang araw ng buhay ko. Salamat. Ewan, basta na magpumulat tayo. Sino po? Sino ba tayo? Magkasama kaya to? Okay. Boy! Boy! Boy!
nakita na lang namin, bumagsak na lang eh. Uboy? Uboy? Ano nangyari sa kanya? Tumukod na lang dyan, nag-dumag siya kanina eh. Halika, tulungan nyo ako. Dali lang sa kotso. Siya nga pala kasama ko si Attorney Sebastian. Kasi meron kang dalawang mahalagang dokumentong pipirma. Ha? Pipirmahan? Anong pipirmahan namin? Well, yung isa, adoption papers para kay Buboy. At yung isa, marriage contract. Kung papakasalan mo ako. Magiging daddy na kita? Buboy, depende yan sa ate string mo kung papayag siyang pakasalan ako. Nabibigla ka lang yata eh. Alam mo, String, matagal ko pinag-isipan to. Pero sa palagay ko, ito ng pinakatama sa lahat ng mga desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Will you marry me? Teka lang, teka. Teka. Oh, bakit? Di ba dapat kasali ako dyan? Siyempre naman. Natin. Yeah! May instant baby na tayo. Okay. Diba? Kailan ang kasal? Ikaw, sumubukas? Next week. Ba't naman next week? Bukas na! Bibili pa ako ng kaya, bibili pa ako. Kasamahan kita! Sige, bukas. Someone